So, good day mga boss madam. Kung nga pala Sir Irvin Lopez Flete. Yan. Ito yung pinaka-special day mga boss madam dahil i-deliver na natin yung buyer from Luzon. So, any minute mga boss madam is yun, mag-start na yung journey sa Byland. So, Mindanao papuntang Luzon. So, i-review natin mga boss madam yung DA633P Transformer 4x2 Aircon Power Steering mga boss madam. So, yung buyer mga boss madam is exactly at Quezon City. So, doon kami mag-meet mga boss madam. So, ngayon is araw ng Sunday. So, ito yung araw na magsa-start na yung journey. Peace! So, tapusin yung video mga boss madam. Kasi ikukumply ko lahat kung ano yung update namin sa biyahe. Tapos tapusin yung video para malaman yung presyo at magkano yung inabot nito, kung at ano naman yung mga specs na nandito. So yun mga boss madam, peace! Good day mga boss madam. So i-review na natin kung ano yung information or ano yung nandito sa unit. So 4x2 aircon power steering mga boss madam, saka yung buyer is taga Quezon City sa Luzon. So yung buyer is nagpalagay ng God's gift, less talk, less mistake. Tapos nagpalagay din siya ng ganyan ito, pero about sa gilid, sabi ni bossing, ako na daw yung bahala. So di po ako fan ng maraming kulay. So yung pinalagay ko lang is black tapos chrome type na sticker. Pero ito yung request ni bossing, maglalagay daw dito. Tapos nagpahabol si bossing ng kumbaga scar sa headlight niya mga boss. Pero sabi ni bossing kung pangit daw tatanggalin. Yan yung advantage pag sticker. Pag pangit, pin naman tatanggalin, walang problema. So yung Johnny Walker natin, sa hindi nakakaalam mga boss madam, Johnny Walker is yung logo talaga natin. Tapos naglagay na ako ng body plate para iwas na din dakip. Tapos sa that for hire, tapos yung keep distance, saka yung capacity. So may nag-comment sa akin noon mga boss madam, ano ba yung kahalagan, ba't daw naglalagay ng not for hire, keep distance, saka capacity. Una-una mga boss madam, yan lang yung hiningi ng LTO na kumaga rules na dapat talaga lagyan ng not for hire. Para lang di ko sure, kasi kung for hire yung kumbaga parang sa tracking, not for hire kumbaga sariling business mo lang. Tapos yung sa likod na keep distance is yun, dapat talaga kung nasa likod ka dapat may gap, kasi di natin alam yung nasa harap, baka umatras ng konti matatamaan ka. Tapos ikaw naman yung dihado, ba't ka naman dumikit, eh mayroon namang nakalagay na keep distance. Tapos about sa capacity, ito yung tinatanaw ng LTFRB bata o LTO pa din, di ko lang sure, correct me if I'm wrong mga boss madam. Tapos nakalagay dito kung ilang passenger, gross weight, net weight. So unlimited sticker po tayo mga boss madam, as long as lang may sample, gagawa natin yan ng paraan. So may battery cover mga boss madam, behind sa battery cover may bakal naman yan na nakabolt, mahirap pa rin tanggalin. Tapos yung chassis guard niya, tapos yung buyer is nag-additional ng battery guard. So usapang tire naman mga boss madam, baka yan sabihin na naman sa iba na hindi brand new. So magba-brand new lang ako mga boss madam pag yung presyo ko is mataas na, tapos naka-add na doon yung pagpapa-chain sa gulong. So yung presyo nito mga boss madam is pang budget meal lang, pero hindi yung budget meal na parang di ko na chine-check lahat yung mga makina, chassis, yan. Yung basic, ibig sabihin ko, yung budget meal lang na kaya sa lahat. Tapos nakadepende na lang kung mag-a-additional lang mga bumper, stepboard siding, tapos yung mga gulong. Tapos nagdala din kami ng dalawang gulong na extra kung sakali man
Tapos, yan, may extra pa gulong dito. Marami kasi ming gulong dun sa bahay, mga boss. Tapos, pasyensya na, mga boss, madam. Kasi may dadaanan kami na lugar. Tapos, ihahatid namin sa kapatid ng cousin ko. Idadrop lang. So, yun lang, mga boss. Kung may makalimutan man ako, ilagay nyo lang sa comment. So, nga pala, mga boss, madam. Mali pala yung explain ko ganina, non-aircon pala to, mga boss, madam. So yung buyer is nag-additional ng battery cover. Tapos check natin yung loob. Yan. So yun, ito yung pinapauso ko ngayon. Wala na yung mga Z. Pasensya na, mga boss. Yan yung tools namin papuntang Luzon. Yan, ito yung all black natin na leather type. Saka nga pala, mga boss. Yan. Yan, leather. Tapos nag-additional yung buyer sa VIP ceiling. Tapos yung sa sun visor natin. Yan, center mirror. Tapos wooden frame. Black. Yan, ito yung matting natin. Yo, so malinis pa to, mga boss. Madam, sa ngayon. Pero sa 3 days ata madudumihan na to. Pero magwawashing kami pag malapit na dun. So yun, ito yun, mga boss, madam. Walang push button dahil non-air pala to. Nakalimutan ko. Yan, kung 4x4 yung unit, nandito yung hilahan. Kung wala, lalagayan ng cellphone. Yan, yung handbrake, manual. Tapos naglagay ako ng charger namin para mamaya. Tapos, mga boss, madam, yung buyer is kumbaga walang additional sa speaker, ganyan. Pero may nakita ko sa bahay na sa van ata to, naglagay na lang ako para meron kaming music papunta. Nagbili ako nito. Yan, nagbili. Kaso lang yung ganitong radio pala is di niya tatanggipin yung mga imitation. Meron siyang music, pero yung music sa Japan. Yung yan. Yung mga Japanese song. Yan. Yan yung music. Wala kami magagawa. Hindi siya pwede yung binili namin. Pero yan, free na yan sa buyer. Kumbaga yung buyer, mga boss, madam, is kumbaga may extra service to sa loob. Kaya ganito kaganda din. Yan, malinis na ilalim. Wala natin yung kabilang side sa engine, mga boss. Ay, mahirap. Yan, ito yung engine bay. Yan, engine bay yan natin. Yan, pasensya na, alikaw bukan na. May video ako, mga boss, madam, sa time na naglinis ako ng engine bay. Yan yung kabila, check natin. Yan. Yan, yung engine bay natin. Makikita yung jack tie wrench. Uy, may dahon pa. Yan, may na yung jack tie wrench. Yan yung engine bay, mga boss. Yan, ito yung kabilang side. Nag-additional yung buyer ng tawag dito, temperature gauge. Click natin. Yan, makikita yung yan, naka off natin yung sign sa battery, handbrake, seatbelt, then sa oil, electronic power steering, then check engine. Tapos mawawala yan lahat pag andar ng unit. So ibabalik na natin yung para sa sahig. Yan. Okay na yan. So yun lang, mga boss, madam. Sa gustong mag-order, just pay my Facebook account, Irvin Lopez Flete. Tapos ilalagay ko na lang dito yung
video natin sa unit papuntang Luzon, mga boss, madam. Yun. So, ilalagay ko na lang yung presyo mamaya, mga bossing, kasi add ko pa kung ano yung mga nakalimutan ko. Tapos, kung saan kami kakain, saan kami dadaan, kasi this is my first time na pupunta ng Luzon. So, yan. Chillax lang, walang hinahabol na oras. Kumbaga, Sunday ngayon, Sunday din yung balik namin dito. So, madidelay yung trabaho ko dito ng konti, pero may lahat ng unit is okay naman. Mayroong tao na akong nakaantabay sa unit, tapos sasabihin na lang ako kung ano yung problema para ma-check na. Pero sa mga prevention ko, okay na yun, mga goods na, mga test drive na lang nila. Pinabayaan ko na lang yung unit sa kanila kasi test drive na lang naman, wala namang problema. So, yun lang, mga boss, madam. So, samahan nyo ako sa paghatid natin sa unit sa Luzon, mga boss, madam. At kung ano man yung maiko-comply ko na video, so, aasahan kong man, masubaybayan ninyo. So, yun. Pagdating namin doon, kung may time pa, mag-gala pa kami. Kasi nga, wala kaming hinahabol na oras. Kumbaga, sabi nila, 2 to 3 days daw yung, 3 to 4 days ata yung bailan, pero gusto ko is yung walang hinahabol na oras para safe din yung biyahe namin. Para kung meron mang magagandang lugar, is hihinto kami. So, yun lang, mga boss, madam. Samahan niyo ako papuntang Quezon City. Peace. So, actually, malapit na kami sa Davao. Pero, parang Davao na rin dito. Pero wala pa sa mismong sentro ng Davao. So yun, magpapalit tayo ng t-shirt. So mga 57 kilometer pa yung natakbo natin. Tapos kumain na din kami. Kasi 1 p.m. na ng hapon. So ngayon pa lang nag-lunch. Yung unit kasi, mga boss, madam, is walang aircon. So iba pa rin talaga pag merong aircon. Kasi sa sobrang init ng panahon, nakakatulong din yun. Inet. So, nagbili kami ng baby wipes pampagwapo. Salamat, Rose Pharmacy. So, turil pa kami, mga boy. Davao na mismo, Shetjoy na? Davao na. Davao Bangkal na. So, yun. Drive na. Peace. Yan, inabot tayo ng ulan. Yan yung bigas. Let's go. May dalawang bag. Tapos, bigas. Yan, nakayuko lang. Kaya. So ngayon, mga boss, madam, na nandito tayo ngayon sa kapatid ng cousin ko. So cousin ko din. Yan, dito kami kakain. Yan. So relax lang. Peace, mga boss. Yun, mga boss, madam, nandito na kami sa San Francisco. So mga 300 kilometer pa yung natakbo namin. So papunta pa kami ng Lipata para sasakay ng barge papunta ng kabilang isla. So yun yung unit natin. So, abang-abang na lang, mga boss, madam, kasi di ako masyadong marunong mag-comply ng video. Kung ano lang talaga yung nandito sa unit ko, sa cellphone ko, yun lang din yung i-upload ko. Yan. Shout out, McDonald's. So, update ko na lang kayo
mamaya mga boss madam pagdating namin sa Lipata. Peace. Mga boss madam, bayugan na. So change driver na. So ako na yung magda-drive. So this is it. Peace. Update ko na lang kayo mga boss madam pagdating namin doon. So yung bar may naiwan pa na apat. Kumbaga full tank to kahapon, pero pag start ng journey namin kanina is nabawasan ng isa. Ito lang yung nabawas. Actually yung unit mga boss madam is may thermostat to. Pinalagyan ko. I-drive na. Touchdown na mga boss madam, Lipata Port. So mahal pala yung mga babayarin dito. Akala ko naman mura. So pagdating doon, may babayaran sa gate, may babayaran. Diyan may babayaran. Tapos pagkatapos nito, pagdating namin doon, may isa pang sakayan ng port. Yan, charge to experience na lang kung magkano talaga dapat magkano talaga yung dapat ipapa shipping fee. So yun lang mga boss madam, maghihintay kami hanggang 6 a.m. ng umaga, dahil 6 a.m. daw dadating yung barko, or 6 a.m. yung nakaset na time para papuntang sa kabilang isla. So yun lang mga boss madam, update ko na lang kayo later kung ano yung gagawin natin dito. Maghihintay. So yun, yung fan hindi naka-direct. Tapos magsha-shutdown lang yan, mga seconds lang. So yun lang mga boss madam, maghahanap tayo ng makakain dito. Yan, nag-shutdown na. Good morning mga boss madam. So at this time mga boss madam is nakapila na kami. Nakapila na, pasakay na sa Montenegro na barge. Pero actually mga boss madam, it's already 7:26 na ng umaga, pero yung nasa ticket is 6 a.m. daw yung sakay namin. Pero na delay. Tapos yung katabi namin is 8 daw sila. So parang pinagsabay na lang sa kadahilanan na parang konti lang yung sasakay sa 6 a.m. Sa video, dito lang ako sa loob natulog. Tapos yung cousin ko naman is nandun sa likod. So still waiting mga boss madam. So see you buyer. Peace. So yun, nakapasok na. Di ko lang na video dahil atras. So 3 to 4 hours yung biyahe. By the way pala mga boss madam, yan, kakatapos na namin kumain. Tapos bali next week
kami babalik sa shop, so may i-release na yung Sambuanga. Ang lakas ng hangin. So, balik na lang kami dito dahil bawal pala dun. So, pinalis kami doon mga boss dahil bawal pala. Pero wala namang nakasulat, pero good pa din, maganda yung pag-approach ni bossing. Sorry din bossing. First timer lang. Yan. So marami sana akong i-video mga boss madam. Natatakot lang talaga ako sa na storage ng cellphone ko. Nag-limited lang kasi. Actually ako yung tao na kumbaga pag may video or may picture mahirap i-delete kasi dahil memories. So yun. Nood lang tayo ng TV mga boss madam, tapos yun, i-dip lang para pailan na naman. So yun mga boss madam, di na ako nakapag-video pag drop namin sa barge sa kadahilanan na nagmamadali kami. So yun, liluan. So it's already 1 PM mga boss madam, wala pa kaming lunch, so maghahanap kami ng makakainan. Yeah, let's go. Drive. Hey, peace. Kumain kami dito yan sa tabing dagat. So 12 hours pa ata yung kasama na yung mga hinto-hinto kasi hindi kami nagmamadali papuntang Matnog para doon na naman sasakay. Yan yung last sakay namin para mag Luzon na. So yun, 2 PM na nag lunch. Chuy. Peace. So, yun. Madumi. Yan. So, update ko na lang kayo mamaya mga boss madam. Ako yung driver. Tapos, yun. Maghinto lang kami kung meron pa may madadaanan na magaganda. Peace. Let's go! Welcome to Municipality of Leyte, mga boss, madam. Ulan na naman. So, tabing dagat yan.
Here we go. So, any minute mga boss, madam, ihintayin na lang na maglabas yung unang pasahero, tapos yun, papasok na kami yung mga bago. So, it's already, ano bang oras ngayon? 2:17 na lang umaga mga boss, madam. So, papunta ito sa Matnog. So, pagdating namin dito mga boss madam, marami palang ano tawag dito, port kumbaga. So iba na yung port sa Fast Cut, iba na yung port sa Montenegro, iba naman yung port na to. So papuntang Matnog. So update ko na lang kayo later mga boss madam kasi maghahanap kami ng pagkain. Good morning Luzon. So kaka-drop lang ng barko. Mount Mayon. Yan. Yan yung Mount Mayon mga boss madam. So maghahanap tayo ng area na malapitan. So actually naghahanap kami ngayon ng matutulugan para makatulog din ng mga 3 to 4 hours lang. Then babaybayin namin yung papuntang Quezon ng madaling araw para walang traffic. So let's go. Hanap kami ng makakainan, snacks lang. Gusto ko sana yung pancit Malabon, pancit Pato, kaso lang nadaanan na namin. So maghahanap tayo. Yes. So nag-drop kami dito sa Gutong Batangas. So yung pancit daw may kasamang egg, tapos yung egg is sa itik. So yun, ito yung unit natin na i-deliver. So, yung magdadrive ngayon is yung cousin ko, kumbaga mga 450 plus kilometer, kasi kahapon ako yung nagdrive whole day din. Tapos pagdating sa barge, tas tulog, tapos ngayon, siya naman yung magdadala nito. Papunta na sa buyer. Kumbaga, kaya sana ngayon ma-deliver, pero ma-deliver namin gabi na. Tapos sabi ko naman sa buyer na matutulog lang kami dito sa daan, maghahanap ng matutulugan para ngayon i-start na yung journey papuntang Quezon City. So yung journey namin is madaling araw para walang traffic. So kinabukasan, bukas, darating na kami sa Quezon. Kumbaga doon na yung meet-up place namin sa may video. So yun. Yung pan, mandar na, tapos hihinto na naman yan
later. Yan, huminto na. So yung fan is hihinto lang yan mga 20 seconds. Fan is nakadepende kung anong init na iwawala niya. Pero usually talaga 20 seconds yan. Tapos hinto na naman. Yan, so maghihintay kami, kakain kami dito. Itatry lang namin kung ano yung mga delicacy ng mga lugar. So maghahanap ako ng mawiwedruhan dahil yun, nakulang na yung pera ko, 1,000 na lang. Peace. Okay. Parang patchoy. So yun guys, dadaan na tayo sa Bitukang Manok. So this is my first time na dadaan dito. Yeah. Arat yo, the layered layer. Ah, dito makita mabaw mo, no? Oo. Mabaw mo, bro. So, nabaw, lo. Oh, stop na po. Mahinig mo na, oh. So, good day mga boss, madam. Touchdown, Luzon, exactly at Quezon City. So, 4 a.m. na kami nakarating dito mga boss, madam, exactly. So, nag-chill na lang. Hinihintay na lang yung buyer. So, abangan na lang ninyo mga boss, madam, yung full video nito. I-upload ko soon. By the way, thank you bossing sa pagtiwala. Sa akin ka kumuha. Hope ma-appreciate mo yung gawa ko mga boss, madam. So yun lang mga boss, madam. Abangan na lang yung full video nito. Ako nga pala si Irvin Lopez Flete, ang nagsasabi palagi ng no bulok, no usok, no leak, class A unit mga boss, madam. Thank you. Peace. Tayo lang picture na tayo. Oh, no problem. Wah, 1, 2, 3. Kenapa sih?